Pagkaraan ng mga ito, huling ibinunyag ni Jesus ang sarili sa mga alagad sa may dagat ng Tiberias. Ganito ang kanyang pagbubunyag. Magkasamang naroon sina Simon, Pedro, Tomas, at itinaguri ang kambal. Natanael na taga-Kana ng Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, aalis ako para mangisda. Sinabi nila sa kanya, sasama kami sa iyo. Lumabas sila at sumakay sa bangka. Ngunit ng gabing iyo'y wala silang nahuli. Nang madaling araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan, pero hindi na kilala sila ng Jesus. Mga bata, wala ba kayong isda? Sumagot sila sa kanya. Wala po. Kaya sinabi niya sa kanila, ihagis ninyo ang lambat sa bandang kanan ng bangka at makakatagpo kayo. Kaya inihagis nga nila at hindi na nila na kayang hilahin iyon dahil sa dami ng isda. Kaya sinabi kay Pedro, binigkis niya ang kanyang damit dahil hugad siya at saka tumalon sa dagat. Dumating naman sa kay ng maliit na bangka ang iba pang mga alagad, pagkat hindi sila kalayuan mula sa kampang, kundi mga 100 meters lamang. Hila-hila nila ang lambat ng mga isda. At pagkalunsad sa lupa, nakita nilang may nagbabagong uling doon at tinaglihaw ang isda at may pinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, magdala kayo mula sa mga isda na nahuli ninyo ngayon. Kaya sumakay si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng 153 malalaking isda. At kahit na napakarami, hindi napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, hali kayo at mag-almusal. Walang makapangaha sa mga alagad na mag-usisa sa kanya, sino po ba kayo? Dahil alam nilang ang Panginoon yun. Lumapit si Jesus at kumuha ng tinapay at pinamahagi sa kanila, gayon din sa isda. Ito ngayon ang 3rd pagbubunyag ni Jesus sa mga alagad, matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Pagkapag-almusal nila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sinabi nito sa kanya, Opo, Panginoon, kayong nakakaalam na nila mahal ko kayo. Sinabi sa kanya, makahanin mo ang aking mga kordero. Sinabi sa kanyang makalawa, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sinabi nito sa kanya, Oo, Panginoon, kayo po nakakaalam na minamahal ko kayo. Sinabi sa kanya, ipastol mo ang aking mga tupa. Sinabi sa kanyang makaitlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot na si Pedro dahil makaitlo siyang sinabihan, iniibig mo ba ako? Kaya sinabi niya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alam mo, mahal ko kayo. Sinabi nito sa kanya, pakanin mo ang aking mga tupa. Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, nang bata-bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibigkis sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan naman naisin. Ngunit pagtanda mo ay ididiko mo naman ang mga kamay mo at iba ang magbibigkis sa iyo sa hindi mo nais. Sinabi ito ni Jesus sa pagbibigay tanda sa paraan ng kamatayang ipanluluwalhati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya, sumunod ka sa akin.
malakas ang bagyo na malamang mapasahan ng bagari ang sundin ang daw ng pagkiskupa para may salamat. Nagyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw. Tawarin mo kami sa aming masal. Para na ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at nadya mo kami sa lahat. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalan. Ngayon kung kami mamamatay. Para na sa unang-unang ngayon, makakalaman mo sa solang dance.